Hey guys! Mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo paos ako. Nakita nyo naman yung first vlog ko kanina. For today's video, kumanta ako, di ba? Hindi ko yung mino-monetize kasi alam nyo na sa YouTube, di ba? But anyways, wala. For fun lang, gusto ko lang kumanta kasi yung birthday ng pamangkin ko, si Jeric Sermino. But anyways, nakikita nyo naman sa video na ito, di ba? It's 1:22 a.m. Pinabol ko lang ito. Actually, kanina pa ito, inisip ko kung ipopost ko. Gagawan ko ng vlog kasi nagginawan ko na rin naman to ng vlog dati, 'di ba? Kinonfirm ko na magjowa yung dalawa. Pero ganto kasi yan, ang nangyari, naging sila nga so last year magkasama nga sila nung parang Christmas, and then pumasok na nga tong 2022. Biglang nagkaroon sila ng problema. Actually, nag-break nga tong dalawa. Parang cool off break sila. So and then after ilang weeks, biglang parang nagkaroon na naman sila ng communication. Eto, ang alam ko kasi, si Rabiya ang nagunang nag-initiate ng ano ng si Rabiya ang nag-initiate. Alam ko to, si Rabiya ang nag-initiate ng breakup, pero si Rabiya at Mateo din ang nag-initiate ng balikan. So, ba't ba hindi ko nababanggit yung mga pangalan niya? Si Jeric Gonzalez and si Rabiya Mateo, ang ating Miss Universe Philippines 2020. So, yun na nga. And then, nagkabalikan na sila. At hindi naman, actually, at first naman, wala naman silang planong i-deny talaga. Pero kasi, I remember si Rabiya kasi recently, di ba, in-interview namin para sa teleserye with Senator Bong Revilla. At sinabi niya na single siya doon. And then, she doesn't want to talk about her love life muna, ganyan-ganyan. She wants to focus daw on her career, blah, 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 etc., etc. Pero, syempre, ang hirap din kasing kontrolin ang pag-ibig, especially kung ang situation ni Rabiya kasi mukhang mag-isa lang siya rito sa Maynila. So, di ba, nasa probinsya ang kanyang mami. So, siguro nangungulila ng kasama. And parang katulad din niya ng situation ni Wendy, ng ibang mga beauty queen nga na nasa ibang na yung family na nasa ibang bansa or nasa probinsya, tapos pag nagdamating sila dito sa may Pilipinas or Manila, nag-a-adjust sila, nalulungkot. Eh, kung may kakilala ka naman na mag-aalaga sa'yo, why not? Si Jeric, although matagal ko na rin itong kakilala at alam ko na rin kung sino-sino ang mga naging jowa niya sa showbiz, pero but syempre, ngayon mukhang in love naman. Kasi for the first time, nagpo-post talaga silang dalawa ni Rabiya sa kanilang mga Instagram. It's one way of saying na yes, mag-jowa na uli sila. It's official. Kasi yung first nila, although mag-jowa na talaga sila noon, pero hindi yon, hindi pa nila inaamin. I don't know kung parang meron yata sa part ni Rabiya na nagsasabing huwag munang i-announce or huwag munang sabihin na may relationship sila. Which is tama lang naman. Kasi, can you imagine, kabago-bago lang ni Rabiya sa showbiz, di ba? Ngayon pa lang nag-start ang kanyang career, tapos meron agad love life. Parang, para sa ibang manager, medyo hindi yun good sign. Kasi mahirap mag-handle ng bagong artist na may jowa agad. So, dapat single na single, walang jowa. Yung hayaan lang yung puro work lang ang focus niya. Kasi like, for example, ito laging may mga consideration na yan. Once na mag-jowa na, may consideration na yan na dapat isipin. Like, kung may mga offer para sa career, let's say mga sexy film or whatever, or mature roles, medyo nalilimitahan. Kasi instead na ikaw lang magde-decide or yung manager mo lang magde-decide, ikaw itatanong mo na rin sa karelasyon mo kung kaya, kung pwede ba, tatanggapin ba, blah, 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 humihingi ka ng opinion. So, yun sanang ina-avoid, but of course, again, hindi natin pwedeng hadlangan ang mga pusong nagmamahalan. So, after a long, long months, after a few months, sila na mismo ang nag-announce na magjowa sila at mahal nila ang isa't isa. Which is tama lang naman kasi ang hirap ka rin kasi sa showbiz. Ang dami nating kakilala na alam naman nating magjowa na, pero super tago pa rin, super deny pa rin, di ba? Ay nako, sanay na kami dyan before pa lang. At ang daming revelation ngayong itong mga panahon na to, di ba? Nakita nyo naman, bukod kay Rabiya, another beauty queen, si Rufa Gutierrez na nag-post ng picture nila ni Herbert Bautista, nag-post ng pagbati niya kay Bistek dahil pumasok nga sa top 12. At sinabi niya ngang number 8 sa balota at number 1 sa puso niya. Bongga si Rufa! So,
Ganyan siguro talaga magmahal ang mga beauty queen, ano? Ang gaganda nila, pero parang baka malungkot din ang kanilang mga puso at naghahanap din sila ng mag-aalaga sa kanila. So, yun na muna for now. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Ang importante, alam nyo, masaya si Rabis. Talagang sinegway ko ulit, no? Mag-ending na sana ako, pero narealize ko mahaba-haba pa pala yung minuto. So, yun. Kung happy si Jeric kay Rabiya, kung happy si Rabiya kay Jeric, abahayaan natin ang maging happy. But anyway, sana pagdating sa karir, hindi maging sagaba. Like si Jeric, gagawa siya ng teleserye with Alden Richards and Bea Alonso. At si Rabiya nga, merong Senator Bong Rivera. So, yun muna po.